Magandang araw na naman guys. Welcome na naman sa isang episode natin. Ngayon, karugtong nitong video na to ang video na napalabas recently. Kung naalala nyo, nag-rehouse tayo ng T.albopilosum. Check nyo na lang dito sa notification dito sa top right corner para mapanood nyo kung gusto nyong panoorin. Ngayon, ano ba tong update na to? Ilang oras pa lang naklipas, ayan, nakahanap na siya ng pwesto at humiga na. So, magmo-molt na siya. Ngayon, susubukan natin i-timelapse ang pagmo-molt ng ating brachypelma este tiloclatel albopilosum. Ngayon, may paraffle tayo. Free raffle. Ang free raffle natin, ilagay nyo lang, may free raffle tayo. Panoorin lang ang video at nandun ang instruction. Sa ngayon, antayin lang muna natin na mag-umpisang mag-molt. Normally, pag ganyan kasi, mag-aantay pa tayo ng ilang oras bago siya mag-start mag-molt. Getting comfy pa lang siya. Yun nga. So, hindi niya ginamit ang starting borrow na ginawa natin. Andun siya sa corner. Which is okay lang naman. Kasi pagkatapos niyang mag-molt, dun pa lang siya maglilibot-libot. Nakonsensya tuloy ako sa pag-poke ko sa kanya. So, yun nga guys. Huwag niyong ipopoke pag nag-rehouse kayo. Lalo na sa mga katulad kong beginner pa lang. Huwag na huwag niyong ipopoke. Pag napansin niyo na hindi na siya, ayaw niyang gumalaw. Or pag pinoke niyo, hindi siya masyadong gumagalaw. Pahinay-hinay lang yung paglakad niya. Yun. Pabayaan niyo na. Kasi it's either pre-molt na siya or nag-uumpisa siyang ma-stress. Kaya, yun lang yung paalala. Sa matuloy ng loob ko na ginawa ko yun sa previous video. Anyway, so yan. Magantay na lang tayo. Alright, good morning guys. Ito yung update. Nakalimutan kong i-timelapse. Kasi nakatulog ako. Kung i-check nyo yung time, boom. Past 5 o'clock ng umaga. Ang bagong bihis ang ating albopilosum. Sayang lang hindi natin na-timelapse. yun lang naman. Sayang talaga. Ito sana magiging pangalawang video ko na mag-timelapse pero nakalimutan ko, nakatulog ako. Yun lang guys. Anyway, sa update na to, sasabihin ko na kung anong gagawin natin. Yung mga, kasi may paraffle tayo ngayon eh. Ang magiging paraffle natin, anong tawag dito? Check nyo na lang sa website natin kung ano yung ipaparaffle natin. And ito na muna panoorin nyo habang sinasabi ko yung raffle. Free raffle. So, kung gusto nyo makita yung price, malaman kung ano yung price, punta kayo sa 7 Scrollies sa Facebook page natin. Doon ko ipopost yung prices. Kung anong prices ba mapapanalunan ng mga mananalo. At ngayon, ang ating gagawin is simple lang naman. Mapaabot lang natin ng 400 subscribers yung channel natin. Papag-giveaway tayo. Kung hindi naman, dalawa pala. Isa, kung umabot tayo ng 400 subscribers, yun,
paparaffle tayo. Ang pangalawa, pag umabot yung video na to sa 400 views, yun, paparaffle ulit tayo. Ay, hindi. Isa lang dun. Either dun sa dalawa. So, either 400 subscribers or 400 views sa video na to. Paparaffle tayo. Sa comment ko pipiliin yung mga mananalo. So, kung pinapanood nyo to, comment lang kayo ng kung ano-ano. Wala nang hashtag-hashtag. Basta mag-comment lang kayo. Yun na yun. Kasali na kayo sa raffle. Kaya, good luck sa inyong mga mananalo. At, hindi lang to restricted sa Baguio. Sa buong bansa. Pwedeng sumali kahit na sino, kahit na keeper man o hindi. Pwedeng sumali yan. Basta mag-comment lang sila. Wala tayong problema dyan. Ayun. So, good luck sa video na to. At good luck sa inyong mga mananalo. Yung raffle, ipopost rin natin sa page natin para makita nyo kung paano yung raffle, kung sinong mga nanalo, at kung fair ba yung pag-raffle natin. Hindi siya top 50, basta mag-comment ka lang, kasali ka na. Okay? At ayan na nga guys. Ito yung malt. Pinagmultan nung T.albopilosum natin. Ngayon, susubukan nating i-sex. Susubukan nating i-check kung anong gender ba nito. Ayan, malambot pa. Malambot pa yung ating malt. So, sa size niya, pwede na, hindi na kailangan pa ba ng tubig? Feeling ko hindi yun eh. So, yun nga, ang alam ko sa pagmamalt, pagja-gender, andito. So, pag may nakita kayong sumasabit dito, anong tawag doon? Sa babae? Ewan ko. Basta, ayan. Lalaki to. Kasi wala siyang, basta kung ano man yung tawag nun, lagay ko na lang dyan. Lagay ko na lang sa dito, yan, sa baba, check nyo yung pangalan. Pero yan, smooth siya. So, it's a boy, which is kind of sad. Nakakalungkot man, pero ganun talaga. Binili ko siyang sling, kaya hindi pa ma-gender. L1, L2 ata nung nabili ko siya, until yan na yung size. Mature male. Hindi pa ata mature to. Hindi ko alam kung nadadaan ba sa size yung maturity. Pero magre-research muna tayo sa ng mga ganun. Pero para sa akin, aantayin ko yung sperm web kung sakali. Kung bakit nakakapanghinayang, kasi mga lalaki, short-lived lang sila. Mga mabubuhay lang ng ilang taon after maturity. Kung female naman, mas mahaba yung buhay. May mga records na maabot ng 20 years. So, yun yung gusto ko sana. Kaso, wala tayong magagawa. Sooner or later, need natin ng babae para dito. Para naman mag-live on yung legacy. So, yun lang. Alright. So, ayun. Magandang umaga sa inyo, guys. Balik na ako sa pagtulog. Nalimpungatan lang ako kasi nakalimutan ko na kunan pala ng video yung T.albopilosum natin. Yeah, pasensya na. Ayun. See you guys sa next video. Bye-bye.